drama ng buhay, ang drama ng barangay. Mapapakinggan tuwing umaga sa Radyo Nobela. Akin na po ang kasama niyo ngayong umaga, si Papa Dudut na, mga kapuso. Good morning! Sarap talaga magpa-aircon, mga kapuso, no? Kapag nasa opisina ka na, may pakiramdam maginhawa, mga kapuso. Good morning sa inyong lahat! Sa mga naiipit ko ngayon sa traffic, mga kapuso, okay lang yan. Itutok mo lang ang mukha mo sa aircon. Good morning sa inyong lahat! Ang gagawin mo lamang, maging part ng show ni Papa Dudut. Siyempre, dudut na ng inyong mga Facebook, mga kapuso. Samahan po ako! Pag-usama natin ang kwento ng kapuso natin. Oo, ang title ng episode na ito ay Bikini. Oh, bakit Bikini? Alam niyo po ninyo. Sa dinami-daming title, Bikini ang napili namin title, ano? Makikilala po natin si Irish, mga kapuso, at ang kanyang bikini. Ano ba yan? Anyway, good morning sa inyong lahat. Ito, kumustahin natin yung mga bagong gising ngayon, ano? Yung mga hindi pa nakakapag-almusal. Ang katanungan sa inyo ni Papa Dudut, naranasan nyo na ba, mga kapuso, isang umaga habang kayo po ay nagbe-breakfast? Tapos narinig niyo yung kumukulong mantika, mga kapuso, ayan o. At ang pet malo niyan, naamoy ninyo yung ginisang bawang at saka yung ginigisang sibuyas at meron pang king cup sardines, mga kapuso! Oo, mga kabarangay. Ang king cup sardines po ay lalong sumasarap kapag ito po ay ginigisa. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mga kapuso? Nako, tunog pa lang, oh. Amoy pa lang ng ginigisang bawang sibuyas. Tapos meron kang king cup sardines. Talagang mapaparami kain mo ngayong umaga, no? Hindi lang almusal, ha? Masarap din yan. Tanghalian, hapunan, mga kapuso. Yan ang pagpaganda ng mood ng members of the family, no? Kapag medyo hindi maganda gising, ipaggisa mo ng king cup sardines. Para maganda ang mood ninyo ngayong umaga, mga kapuso, lalo-lalo sa mga nanay natin. Hindi lang lagi si nanay ang nagluluto, ipagluto nyo rin, ano? Ipaggisa nyo, mga kapuso. Ano pang hinihintay ninyo? Subukan na po suking supermarket at mga sari-sari store. At bilhin nyo po itong king cup sardines. Ayan, ha? Basta ginisang sardinas, mag-king cup sardines po tayo. Nakakagutom na umaga sa inyong lahat. Ngayon pa lang, na-imagine ko na. Naglalaway ka naman sa sarap ng ginisang king cup sardines. Anyway, good morning din po sa mga kapuso natin, mga online. Alam nyo lahat ngayon, makikita nyo na po sa YouTube, ano? Kahit yung pagigisa, tuturuan kayo ng tamang pagigisa. Silipin nyo po sa YouTube, mga kapuso, kung ano man ang gusto nyo malaman sa pagluluto. And speaking of YouTube, now you can enjoy free YouTube every day with SmartTime and TNT. So what can you do starting today? More than playing your favorite music, you can discover the country's top 10 beaches, learn new recipes, watch product reviews on your next smartphone, and more. Enjoy up to 1 hour with 1GB of free YouTube every day with select prepaid promos. Kaya ang gagawin nyo, subscribe na. Promo runs until July 15, 2018 for DTI FTEB permit number 5383 and 5385 series of 2018, mga kapuso. At tulad yan, nasabi ko sa inyo, mga kapuso, no, makikilala po natin ngayon ang bibida sa ating Radyo Nobela. Walang iba kundi si Kapusong Irish. Anong meron sa kwento niya? At bakit bikini? Ang title ng ating episode for today. O, tama-tama, o, mga hahabol sa summer, o, ayan. Narito na po ang kanyang story, mga kapuso. At again, ang ating Facebook account, Barangay LS971, and at DJ Papa Dudut, para makialam na sa kwentong ito, mga kabarangay. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay, Radyo Nobela. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Dear Papa Dudut, ako po si Irish, payat, mahabang buhok na kulay brown at patangkad. Bata pa lamang ako ay mahilig na ako, Papa Dudut, na magpaganda.
Ang motto ko nga sa aking sarili, dapat laging maganda at dapat laging sexy. Pero hindi ko maintindihan ng ibang tao, puro na lang panghuhusga ang gusto. Yung Earth to Lloyd, nagmimistulang laging may contest. Paano ba naman, napaka-judgmental ng mga tao sa kapaligiran ko. Flat tops, pader, kawayan, dalawa ang likod, payatot. Iyan ang mga kadalasang naririnig ko tuwing magsusuot ako ng mga sexy na damit. Sangkatutak na panlalait ang mapapala ko. Hindi naman kasalanang magsuot ng mga ganung damit. Lalo na ba't kung sa pagsusuot mo, wala kang naaapakang ibang tao. Girl! Tingnan mo to! Dali! May surprise ako sa'yo! Ang sakit sa tenga ha! Ano ba yan? Tada! 2 free tickets, trip to Boracay! At dahil summer na, isasama kita sa Boracay, bes! Oh my God! Legit ba yan? Patingin nga! Ay naku! Oo naman syempre! So next week ha, see you! Prepare your OOTDs na rin! Hindi mayaalis ang ngiti ko ng araw na yon, Papa Dudut, dahil finally ay makakapunta na rin ako sa Boracay. At timing pa dahil summer na. Kaya naman pagka-uwi ko ay agad-agad akong nagkalkal na ng mga damit ko sa kung ano ang pwede kong dalhin. Nakita ko ang two-piece ko, meron akong pink, red, blue at mint green. Meron din akong mga kimono at mga summer dress. Pagkatapos kong mamili ay nahiga na ako sa aking kama at sabay open ng Facebook ko. Si Audrey nag-comment sa Facebook post ko. Ano ba yan? Ang lakas! Makasuot ng ganyang flat naman. Ate, harap ka, huwag kang tatalikod. Napaka-flat naman itong babaeng ito. Oh anak, nakabusangot ka na naman dyan ah. Paano kasi mama? Ang daming negative comments dun sa pinost kong picture na naka-shorts at naka-crop top ako. Akin na nga anak, at ako ang titingin. Oh, wala namang mali sa suot mo anak ko. Ang sexy mo nga dyan oh. Dumagi sa mahabang magbuhok yung suot mo at post mo nakahawak sa bewang mo. Huwag mo nang isipin yung mga ibang tao. Hindi pa yung mga yan sa'yo kasi hindi nila kaya magsuot niyan. Tumango na lamang ako noon, Papa Dudut, at kahit papaano ay naibsan din yung sakit na nararamdaman ko sa pagkabasa ng mga sinasabi nila sa Facebook. Buti na lang at andyan si Mama. Buti na lang andyan yung nanay mo para aluin ka sa problema ang nararamdaman mo, no? Kapag medyo napafrustrate tayo mga kapuso kaya nade-depress, eh maganda meron tayong nakakausap para gumanda-ganda yung pakiramdam natin. Lalong-lalo na kung confident ka sa pag-post mo ng itsura mo tapos lalaiting ka lang, ano? Ewan ko ba, dami mga tao sa paligid natin ngayon na walang magandang sasabihin. Eh, pinopost pa sa Facebook mga kapuso. Kung wala po kayong magandang sabihin, maganda, manahimik na lang po kayo mga kabarangay. Sa pagbabalik po natin, ano kaya ang mangyayari sa kwento ng ating kapusong si Irish na confident naman no, sa kanyang sarili. Katunayan yan, mega post nga sa Facebook. Yun nga lang, nalalait po siya mga kapuso. Lahat ng yan, pag-usapan natin sa pagbabalik po ng Radyo Novela kasama si Papa Dudut. Oh, post pa rin po kayo ng post ha, para mabasa natin mamaya sa pagbabalik natin ng mga comments na yan. Ito lamang sa Barangay LS, tugstugan ha. Pate, yan ang ating pinag-uusapan ngayon sa Radyo Novela. Sa lahat ng mga kapuso natin, again, pakialam na sa issue na ito, sa storyang ito. Ano ang gagawin mo kapag nakabasa ka sa Facebook at sinasabihan ka na flat ka ng manteng? The first time. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut sa inyong Radyo Novela, 9:34 ang oras natin. Good morning! Kanina sa ating Radyo Novela, napakinggan natin sa first part ang story ng ating kabarangay na si Irish. Ano? Sabi nga ni Irish, confident ako Papa Dudut. Megahanap na siya ng mga bikini, susuotin niya sa kanyang pagbobora. Kaya lang, naabutan ka ng pagsasara, muna ng bora, no? Baka matagal na nangyari to, no? Anyway, ay nga sa kanya mga kapuso, okay naman sana hanggang nakabasa siya ng notification sa Facebook na nilalait ang kanyang hinaharap na kesyo flat naman daw, ganyan. Kaya nako, di syempre, hindi maganda ang mood ni ate mong girl, ni ate Irish. Buti na lang andyan yung kanyang nanay para magbigay ng advice sa kanya at sabihan siya na okay lang yan. Ikaw kasi kaya mong gawin yun, sila hindi na kayang magsuot ng mga ganyan.
the way, ano kaya mangyayari sa ating story for today? Ano kaya mga comments muna ng mga kabarangay natin bago natin ibigay sa inyo ang part 2 ng story si AJ Ribadajo, Just Be Yourself Irish. Kasi kahit ano naman ang gawin mo, napapansin na lang nila lahat eh. Oo, wala namang mali sa pagiging flat. Ang problema, yung mga taong mapanghusga sa physical na katangian ng isang tao, ano? Pa-shoutout naman po ako habang nagmamanicure sa bahay. Hello, si AJ, no? Oh, nakapag-outing na rin pala siya, no? Nakalublob sa swimming pool. Sa Jed's Island Resort ba ito? Oo, mukhang sa Jed's nga ito, ano? Good morning sa ating kapusong si AJ. Si Pao de la Cruz, wala kang or wag kang papa-apekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga, wala kang natatapakang ibang tao. Tandaan mo na hindi yan sukatan para sabihin maganda ka. Simple lang, basta may kabutihang loob. Always chin up. Hayaan mo sila, hayaan mo sila and stay positive. Si Jen Hosol, nakikinig po ako ng Ranja Nabella. Oo. Wala namang pinapanganak na pangit at hindi naman lahat ng kagandahan ay nakikita sa panlabas. Dapat beauty and brain ka. And beauty inside and out. Pak na pak. Yun! Pak na pak! Si Love Marley, maganda man o pangit, flat man o malaki, nasa tao lang ang problema, papadudot. Mga insecure, sabi. Si Carisha de la Cruz, I feel you ate, oo. Fight din ako, dalawang, flat din ako, sabi niya. Dalawang likod yan, yun ang mga narinig ko sa ibang tao. Pero ako, wala naman ako natatapakang ibang tao. At alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Aura lang. Oo. Hayaan na yung mga yan. Huwag isipin yung mga taong makapanghusga wagas. Ang sabi nga nila, hindi ka pa sikat, eh marami ka ng bashers. O, flat bang kami sa inyong paningin, at least. O, at least. Toot! O, basahin niyo po sa Facebook ni Papa Dudut kung ano yung sinabi niya. Bawal sa radyo yun. Anyway, sa mga kabarangay natin, si Ate Marvy, good morning. Wala tayong magagawa. May mga ganyan talagang tao sa mundo. Kahit na anong gawin mo, may nasasabi at masasabi sa nakapitasan sa isang tao. Okay lang, Irish, kung flat ka. Yun ang binigay sa'yo ni Lord. Makontento tayo sa kung anong binigay sa atin, ano? Oo nga, ano? Huwag kang mag-alala, maganda yan. Uuso rin yan. Hindi pa lang ngayon, ano? Si Belle, sabi niya, di ba lang flat-chested? Tasa, nagdadala lang yan. Wala kang dadalhin, eh. Hello kay Rani Arguelles na nakatutok po sa Radyo Nobela. Ano ang mangyayari sa ikalawang parte ng storying ito? Alamin na po natin. Pakinggan, mga kapuso. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Nasa airport na ako ngayon, Papa Dudut, at hinihintay si Shane. Ang aga-ata ng dating ko at halatang excited na ako. Girl! Girl! Oh! Ba't nakamaleta kahit tatlong araw lang naman tayo doon? Ang dami mong bitbit. Ano ka ba? Siyempre, nagdala ko ng madaming summer OOTDs ko. Ako rin naman. So, hindi ko na kailangan yung maleta. I saw the comments pa nakahapon sa picture mo. Naku, sinasabi ko na sa'yo, huwag ka nang papatong sa mga kupal na yun. Ingit lang sila. I know, right? Oh, don't be sad na. Mag-enjoy na lang tayo. Here we come, Boracay! After an hour... Wait for us! After an hour at sa wakas ay nakarating na kami at natatanaw ko na nga ang puting buhangin, mga puno at mga napakalawak na kulay asul na dagat. Dali-dali kami nagpunta ni Shane sa hotel na naka-reserve para sa amin. Maganda yung hotel, Papa Dudut. Standard siya at may flat screen na TV. Malinis ang banyo at sakto lang sa aming dalawa ng kaibigan ko. Talagang di kayo tinatantanaw ng flat, ano? Pahinga muna tayo, dahil mamaya tayo gagala para sa night party dito. True! Hanap tayo ng boys mamaya. Ay, gusto ko yan. Boy hunting. Madaming pandesal dito, girl. Puro ka-abs, girl. Hindi ka naman mabubuhay niyan. O sige na nga, pahinga ka na. At ako rin, magpapahinga na. Mwah! Busy ako nag-aayos, Papa Dudut, at ganoon din naman si Shane na kinukulot pa ang buhok niya. Nakatupis ako, Papa Dudut, na kulay mint green at pinaibabawan ko po ito ng summer dress na kulay asul at nag-light makeup lang po ako. Habang si Shane ay nakakimono lamang.
Nakarap ako ng matagal sa salamin na tinitingnan ang itsura ko. Napakapayat ko at walang bilbil. Hindi nakakurba ang katawan ko pero hindi ito rason para hindi ko maisuot ang mga damit na gusto ko dahil una pa lang ay wala naman akong inaapakang ibang tao. Ang sabi nga nila, no one can defeat a lady who is confident to herself. Pagkalabas namin, Papa Dudut ay napakadaming tao at maingay na sa paligid. Halos nakabikini na silang lahat kaya naman tinanggal ko na rin at ni Shane ang aming suot. At doon ko nga nakilala ang simpatikong si Leo sa beach na yon. Oh, diba? Sino kaya itong si Leo, mga kabarangay? Yan ang ating aalamin. Ano kayang sabi ni Leo matapos silang makitang dalawa na nagtanggal na ng mga takip nila, no? At nagpakita na ng kanilang bikini? Nako, sa lahat ng aura sa beach, mga kapuso, nako, ano ba? Nakaready na ba kayo? Nakaready na ba ang inyong mga sando? Ang inyong mga t-shirt? Ang mga bikini pala, I'm sorry. Ang inyong mga two-piece? Usap ba yung mga bikini? Parang two-piece na talaga ngayon, ano? Ang tawag dyan. Anyway, mamaya po magkakaalaman po tayo sa ating pagbabalik, mga kabarangay, kung ano nga ba ang magiging papel ni Leo sa dalawang ito, mga kapuso, lalo na sa ating center for today na si Irish. Magkakaalaman na po tayo sa pagbabalik po ng Radyo Nobela kasama siyempre si Papa. Papa Dudut, dito lamang sa Radyo Nobela, tugstugan na. Batiin natin ang congratulations si Irish, mga kapuso. No? Itong si Irish, ang ating sender for today, na nagawa na niyang makapunta sa Bora. At ayon nga sa kanya, handa na siyang ipakita ang kanyang kagandahan sa Bora. At umaura, no? Kahit na siya naman hindi binigyan ng biyaya na hinaharap, no? So aminado naman siya na flat chested daw siya, mga kapuso. At okay lang yon, Kerry Bells. Kahit na nilalangit ako ng mga friends ko sa Facebook at sinasabihan nga ako ng flat daw ako, okay pa rin sa akin. Kasi meron naman ako nakilalang pogi sa Bora, si Leo. Ang tanong ko nga sa inyo kanina, ano ang magiging participation ni Leo sa story natin for today? Yan ang alamin natin. Pero bago yan, magandang malaman nyo muna, mga kapuso, ito ha. Meron po ko sa inyong isi-share na napapansin ko po sa kapaligiran, mga kapuso. Sa panahon po ngayon, hindi lang pala pang matanda ang sakit sa puso. Ito ha, kapag meron po kayong kilalang may mga nararamdamang mga sakit-sakit, maganda sabihin niyo po sa kanila ito. Kahit pala mga bata o mga kaedad natin, mga millennials, pwedeng tamaan po nito. Kaya mga kapuso, huwag puro hugot at heartbreaks ang ating pinagtutuunan ng pansin, ano? Huwag puro mga hugot quotes ang pinupo sa Facebook. Na-stress ka na sa kaka-post ng kung ano-ano sa Facebook. Tulad nga nasabi ng mga doktor, habang maaga pa, mainam na pangalagaan ng ating mga puso. Kaya kasabay po ng exercise at tamang diet, I take Centrum Advance. Ang Centrum Advance po ay may lycopene, isang antioxidant na tumutulong para protektahan ang ating mga puso. Kaya sa mga kapuso po natin na nakatutok po ngayon, para protektado ang puso at buong katawan, take Centrum Advance every day. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Centrum Advance, para protektado ang puso at buong katawan, take Centrum Advance every day. Ano kaya mangyayari sa ating sender for today na si Irish, mga kapuso? Ngayong may naispatan daw siya na pogi, no, sa Boracay, si Leo. Yan ang ating aalangin, mga kabarangay, sa ikalawang bahagi po ng ating storya. Sa mga bagong kinig, nako, pwede po kayo maging part of the show, mga kapuso. All you have to do ay silipin lamang po, mga kapuso, ang Facebook ng Barangay LS. Sa mga hindi pa nakakaalam, mga kapuso, ano? Barangay LS971 po ang hahanapin ninyo sa inyong mga Facebook at syempre at DJ Papa Dudut naman para sa ibang mga comments ninyo na sosobra, no? Anyway, andito na po tayo sa last part ng ating story. Barangay LS971. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero ang gwapo-gwapo ni Leo. Kahit na medyo hindi maganda ang unang pagkakakilala namin. Sumama kami ni Shane dahil mapilit siya kahit na anong palusot ko ay ayaw pa rin niya at magtatampo daw siya. Kaya naman sumama na ako sa kanila at ayun nga, nagkwentuhan lang sila habang ako ay binabasa na naman yung mga negative comments ko sa wall ko ng Facebook.
Pinaglihi ba sa sama ng loob tong kaibigan mong si Irish? Naku, ganyan lang talaga yan. Kasi ang daming nagbabash na sa amin. Patingin nga. Naku, huwag niyo nang pansinin. Tsaka wala namang mali sa katawan niyo eh. Ingit lang sila. Uy, Miss Sungit, smile ka na dyan. Don't talk to me. Hindi tayo close. Matapos noon ay hindi ako tinigilan ni Leon na kulitin hanggang sa makauwi na kami. Itong si Shane naman kasi ibinigay ang number ko, sira ulo dun kasi. Kaya madalas niya akong inisin pero bakit parang hindi naman ako naiinis kundi natutuwa ako, Papa Dudut. Parang may mali sa nararamdaman ko. Halos araw-araw ko siyang nakakausap maging sa tawag. At todo build up pa rin siya sa akin pag may mga negative comments sa post ko. Napaka-caring niya, Papa Dudut. Hanggang one time, nag-aya siyang lumabas. Oh, kain ka ng madami. Payat-payat mo na. So what kung payat? Hindi pa naman kita ang buto ko ah. Yes, I know. Mas better nga yan eh. I love your curve. Nahihibang ka ba? Curve? Saan yung curve dito sa katawan ko? Eh ang payat ko kamo. Your smile is the curve that I love the most, Irish. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. But when I saw you, I felt something. Something strange. Na hindi ko alam kung matatanggap mo. Gusto kita, Irish. I want you to be my girl. Ano na, Irish? Please, magsalita ka naman. Alam ko, di ka sexy, pero hindi naman yun ang gusto ko eh. For me, your imperfections make you perfect. Please, bigyan mo naman ako ng chance patunayan yung sarili ko sa'yo. Uy, ano na? Sagot ka naman. Iiyak na ako dito ah. Paano kung hindi ako? What do you mean, nahihindi? Irish naman. Hindi naman masamang hihindi ako sa iba para sa'yo, di ba? Uy! Grabe ka! Hindi pa tayo mga halik ka na? Sorry ah. Na-excite lang ako. Alos mapanganga na lamang ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Seryoso, oo, crush ko siya, pero hindi ko akalaing magugustuhan niya ako dahil kung titingnan mo, itong si Leo ay maganda ang katawan, gwapo, napakalinis tignan at matikas kung ikukumpara. At kung ikukumpara ako sa mga ex niya ay walang-wala ako dahil pang model ang katawan nila at magaganda. Pero nakikita ko namang sincere itong si Leo sa akin at ilang buwan niya din akong niligawan. Sa ngayon po ay mag-iisang buwan na kaming mag-on ni Leo. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. More power po sa Radyo Nobela. Ang inyong kapuso, kabarangay, Irish. Maraming salamat, Irish, sa pag-share mo din sa amin ng iyong Radyo Nobela. Tama ka nga naman, ano, sino mag-aakala na, sabi mo nga, ikaw ang nagsabi, hindi ako ah, na isang katulad mo na flat-chested, hindi naman pang modelo ang ganda, eh magugustuhan ng isang Leo, yung gwapong-gwapo. Alam mo, ang ibig sabihin lang nito, Irish, ay totoo ang kasabihan na love is blind. Ang ibig sabihin lang yan, eh ibang kagandahan ang nakita niya sa'yo, no? Siguro talagang mabait ka, kwela kang kasama, kaya natuwa siyang kasama kanya. Hindi naman lagi sa physical na aspeto tayo tumitingin, ano? Yung mga ibang kalalakihang nakikinig ngayon, marahil marami kayong mga naging ex na mga magaganda, no? Kahit yung mga girls, marami kayong naging ex na gwapo. Pero tingnan mo yung boyfriend mo ngayon. Tingnan mo, oh, yung kasama mo sa kotse. Pero ba yung pagmumukhang yan? Nagustuhan mo. Kasi meron kang nakita sa kanyang kakaiba. Diba? Baka maraming pera, ganyan. Hindi, baka nakita mo sa kanya yung pagiging sincere, mapagmahal. Hindi laging pera-pera, hindi laging ganda-ganda, gwapo-gwapo, no? Minsan eh, puso-puso din yan. Okay? Mamaya sa ating pagbabalik, eh, yung mga comments po ng mga kabarangay natin, ating pagbibigyan na ma-share sa ating mga listeners. Kasama pa rin syempre si Papa Dudut. Ito lamang sa Radyo Nobela, mga kapuso. Tugstugan ha! You know I want you. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Mapapakinggan tuwing umaga sa Radyo Nobela. Radyo Nobela with Papa Dudut and Mama Bel. Hello, hello, my beshi.
Beshi, Papa Duda. Ay, good morning ha, mga Beshi. O, pinag-uusapan namin kanina off the air. Eh, yung init, ano, yung aircon, at mahal ba ito? Ay, nagtatanong na ako sa kanya. Alin ba, yung aircon ba mismo or yung kuryente? Kuryente, oo. Oh. Depende sa paggamit yun, ano? Oo, kasi sa akin ngayon, everyday na eh, Papa Dudut eh. Kaya may ano, may timer siya, kaya nakaset siya kung kailan na mag-off. Oo, kasi... Magtulog na ako, di ba? Oo, binabagin ko kasi kay Mama Bell na kagabi ka ako, hindi ako makatulog, nagigising ako sa init. Mm-hmm. Tapos syempre, alam mo naman, kailangan maginawahan tayo sa init, so... Magtitipid ka na lang sa ibang bagay, no? Basta makapag-ano ka. May isa-sacrifice ka. Oo, makapag-air condition. Pero ang dapat na hindi nyo isa-sacrifice, pakikinig sa Sikat sa Barangay. Oo naman, dapat lang i-share din ang inyong mga pasikat nyo. Dahil solo flight ako ngayon, Papa Dudut. Aba! Solo flight. Kaya naman magkakaroon ng chance na mas lalong magkakausap kami ng mga kabeshi natin dyan. Kaya magpasikat na sa aking page, facebook.com/mamobelmanila or sa aming page, Barangay LS 971. Nako, alarm na yung phone mo, uminom ka na ng tubig. Alam mo ba, Dudut? Oh. Kasi ka, di ba, maintang panahon, kailangan natin ng tubig. Oh. Sa kumuan. Kailangan... Sa mga ano natin, ha, mga kabesh, ha? Oh, ang tubig talaga, necessity na po yan, mga kapuso. Ano? Kailangan, hindi na yan... dapat hindi lang sinasabi sa iyo eh, dapat umiinom ka talaga. Oo, ako kasi dati noon, Papa Dudut, mga isang baso lang yata na iinom ko sa isang araw. Dalawa, kasi more on pagkain ako eh, kilala mo naman ako, oh, diba? Oh. Sa pagkain, inuuna na talaga kaysa sa kasi pag iinom ka na, busog ka na. So, oh. Kinagawa ko, mas madaming kanin. Yan. Ako naman talagang tubig na rin ngayon. Oh, ako din. Oo, importante 'yan para hindi kayo mainitan. Anyway, mga kapuso, susunod na nga po 'yan Sikat sa Barangay with Mama Belle at ako naman. Eh, nakasama rin niyo sa Radyo Nobela, no? Pinag-usapan natin yung story ni Irish na aminado po siya sa kanyang pagiging flat-chested, no? Wala namang masama po, mga kapuso. Eh, ano ngayon kung wala kang ano? Diba? Ang mahalaga, meron kang puso. Ayun. Kahit wala kang basta meron kang puso. Diba? Ang mga comments sa mga kapuso natin. Ako, dami nakaka-relate dito sa usapang flat-chested. Ano nangyari sa kanya, mga kapuso? Eh, nagkaroon pa rin siya ng love life. Dahil sa beach ay nakita po niya ang isang guwapong-guwapo, si Leo. O, sabi ni Belle, sobrang busy, hindi makapag-comment. Hi, shoutout na lang daw, naputol. Shoutout daw! O, Pantanggal Pagod. O, hello! Eto na, yung mga comments ng mga kapuso natin sa ating Radyo Nobela. Alam nyo ha, pwede rin po kayong makialam dito sa ating story for today. Baka meron kayong what to say, no? Si Janela Catalan, sabi niya, good morning, hi Irish, just be yourself. Wala namang masama kung ganyan tayo eh, ganyan tayong manamit. Wala silang pake, basta wala tayong ginagawang masama. At least eh, proud tayo sa binigay sa atin ni Lord. Wala kang binigay eh. Walang mali sa pagiging maayos daw sa sarili. Magpakatotoo na lang tayo. Mm-mm. Lara Pakis, ang pangalan po niya dito, no? Flat din ako, girl. Hindi lang dibdib, pati ang... pang-upo ko flat din, sabi niya. Yung mga bata nga dito, kinakantahan nila ako na ang babaeng flat. Ginawa nila ako ng kanta. Minsan, napagkakamala nila akong bakla. Pero FYI lang, babae po ako. Kiber ako sa kanila. Hindi ako sasakalin at ikukulong ang sarili ko sa mga insecurities nila. Malaya kong gawin lahat dahil wala akong inaagrabyado. Die, Irish, gora ka. Oo, gora ka lang. Pakimasa sa kanila. Oo, diba? Ang dami mga nagko-comment dito, no? Si Mary Ann Cielo, sabi niya, Papa, magaling lang silang pumintas. Subukan niyo magsuot ng ganyan, bikini. Baka hindi niyo carry. Si Jen, good morning pa rin. Melanie Mina, kahit walang hinaharap, maganda naman. O, diba? Hayaan mo na yung mga nambabash sa'yo. Ang importante, masaya ka. Hay daw kay mga taga-MC Store, si Joanne, Jessica, si Alex, si Jody, Jasmine, at si Josh. Alam ko ang pili ni Josh. Josh ko. Anyway, mga kapuso, no? Sa lahat po ng mga nag-comment sa atin, alam mo, totoo yung sinasabi ng majority ng mga kapuso natin. Hindi po yan sa physical, no? Nasa ng kalooban yan. At saka, paano mo dadalhin kung ano ang meron ka, di ba? Kung hindi ka pinagpala sa pagkakaroon ng magandang ano, hinaharap, eh, hindi naman ibig sabihin yan, pangit ka na. O nakakabawas ng pagkababae yan, no? Ang mahalaga, carry mong dalhin ang sarili mo sa kahit anong itsura mo or anong meron ka. O tulad yan, ni Irish, nagka-boyfriend pa sa Bora, di ba? Kaya gora na, mga kasis. O, ipakitang maganda kayo. Sa mga kapuso natin, marami tayong mga tugstugan na ni-request sa mga kapuso natin. Kaya standby lang po kayo. Pagbibigyan natin yan, sabot ng aking mga kakakaya ng aking powers. Kasama si Papa Dudut sa Radyo Nobela. Tugstugan ha!